Bakit madali kang malasing kapag gutom? Actually, madali lang explanation yan. May kinalaman siya sa anatomy natin. After mong kumain, meron dyan tinatawag na pyrolic valve sa bottom ng stomach natin na pansamantalang magsasara para bigyan ng time yung stomach na tunawin yung solid food, maliquify niya to para dumiretso sa small intestine at mas mabilis ma-absorb doon. Ngayon, kung busog ka or may pagkain yung tiyan mo, yung alcohol hahalo pa yan sa food. Konti lang ngayon ang alcohol na papasok sa blood mo at didiretso sa utak mo, so hindi ka masyadong lasing. Pero kapag gutom ka, didiretso ka agad yung alcohol mo sa small intestine. At yung small intestine, malakas mag-absorb yun. So end up, madaming alcohol ang pupunta sa utak mo at mas malakas ang tama ngayon. So yun lang guys ang short explanation nun. Alam nyo ba yung urban legend ng Red Horse na Happy Horse? Ito yung lumang bote na parang nakangiti yung kabayo. Sabi nila, na kapag nakakuha ka daw nun, doble daw ang alcohol content nun. Mas malakas ang sipa. Well, para sa akin, skeptical ako dyan. Luma lang talaga na bote yun na ginamit lang nila para maka-cost cutting syempre. At maybe, isa sa mga nagkwento ng urban legend na yun ay uminom siya with empty stomach. So it ends up na mas mabilis yung nalasing, mas mabilis yung tama sa kanya. Another way is yung inconsistency ng pag-brew. Tingin ko kahit 5% pa nakalagay sa label, alimbawa, na alcohol content, hindi naman nila mapo-perfect yun na 5%. Siguro minsan nakaka-brew sila ng 4.something% na alcohol content or minsan 6%. Tingin ko lang yun guys, kasi wala naman akong aparatos or gamit dito na pwede kong itest ang alcohol content talaga ng isang alak. Meron din popular na urban legend about dito ang Thailand. Ito yung chang beer nila, na ang sabi is parang inconsistent ang alcohol nito. Kahit nakalagay na halimbawa 5%, nagbabari yung alcohol content niya. So you end up, ang mga kwento ng mga turista, biglang ang lakas pala nung iniinom nila. So ang pangit ng gising nila, ang lakas ng hangover nila. Ngayon ata parang inayos na ng brewery yun. At dahil nga sa very popular na kwento na yan, nagkaroon na changover na term. Ngayon pwede nyo i-google yan sa internet, meron talagang changover. Sobrang hangover ng chang na beer daw. Or baka naman yung ibang tao na nagkwento ng urban legend na ito is uminom with empty stomach. Ends up, lakas tama, lakas ng hangover. See you guys next week. Cerveza TV.